Hello guys, welcome again to my channel. And it's 9:16 na po ng gabi ngayon. Alam naman po natin na may curfew time na po tayo from 8 PM to 5 AM. Alam niyo naman po kapag nahuli kayo sa labas ng mga pulis o ng mga barangay at siguradong mahuhuli kayo, makukulong kayo sa station o kahit saan pa man. Kasi napakahirap ng hinarap natin ngayon dahil dito sa coronavirus. Kaya sumunod na lang po tayo sa batas na kung sabi nilang walang lalabas, wala pong lalabas. Kasi marami na tayong case dito sa Pilipinas na naging positive ng coronavirus. One thing is, yung mga frontliners natin sa iba't ibang lugar, kawawang kawawa sila kasi babat na sila sa kanilang trabaho. Although may shifting naman sila, pero tinitigan pa rin natin ang kanilang kahirapan sa kanilang mga tungkulin ngayon. So, ang kailangan na kailangan nila ngayon ay yung prayer natin sa kanila. Yung mga nang babash mo na, itigil mo na natin gawin yun kasi hindi yun yung kailangan nila ngayon. Hindi nakakatulong yung pangbabash natin sa kung anong batas ang pinapatubat nila ngayon sa ating bansa. So, tulong-tulong tayo, magkaisa tayo. Kung sinabi nilang walang lalabas, huwag pong lumabas, huwag na pong matigas kasi kayang-kaya natin ito kung may disiplina po tayo sa ating sarili. So kung napunod nyo po yung video ng isang Pinoy doon sa China, kinuwento niya kung paano sila nakaahon doon, kung paano bumalik ang sistema ng China. Isipin nyo, 1 month and 2 weeks silang na-quarantine, self-quarantine doon, as in walang lumabas. Bumalik agad ang sistema nila kasi may disiplina. So, iisa lang naman po ang mensahe sa atin is, disiplina lang po sa ating sarili. Para sa ganun, bukas o bukas makalawa or siguro next week, baka matatapos na tong problema natin sa Pilipinas. So ngayon, ang gusto ko lang talagang i-share sa inyo is nung Friday night, nag-usap-usap kaming mga kabataan, mga leaders, mga ibang youth namin dito sa CBCC Youth Ministry. Maghandog kami at tumulong kami dun sa mga frontliners natin sa iba't ibang lugar, sa mga barangay, yung mga kapulisan, yung mga nurses, yung mga barangay captain, mga siguro team nila. So itong tulong namin sa inyo, napakalate lang kumpara mo dun sa mga ibang mga tumutulong sa inyo. Pero ang pinakamalaking tulong po na pwede namin ibigay sa inyo sa mga nasa frontliners ay yung prayers namin. Ano man ang tulong na pwede namin ibigay sa inyo, yun po ay nanggaling sa aming puso. Araw-araw, gabi-gabi, hindi kayo nawawala sa aming panalangin. Dahil yun naman po ang pinaka-importante sa lahat. Sa mga nanonood dito, I'll encourage you na tulungan po natin yung mga kababayan natin na nasa frontliners, yung mga nurses, yung mga police, mga barangay captain, yung mga team nila. Para sa ganun, hindi lang sila mapagod, kundi napigyan po natin sila ng tulong nang galing po sa ating puso. So, God bless Isabella. God bless Philippines. Okay, good morning guys. Yun nga po, umaga na. Anong oras na? 9:46 na ng umaga, so ready na po kami, nag-chat na ang mga kasama ko. Pupuntahan ko na po sila. Nagana kami sa kanto. Hello. Okay, kayo na tatong ano po yung kasama ko. Hi. Oy, pabago. Thank you. Niya to. Gloves. Gloves. Okay. Thank you. So siya nga po pala si Sharon Rose Tagig. Oh. Ang pamangkin ng mayora ng Tumawini. Hey! Good morning! Good morning! It's been a long time. Hey,
Thank you. Kan detective eh. Dapat tuh natin, Mas. Oh, nan tayo. So ready na po kami. Magbahagi ng tulong sa mga frontliners. Excited na po kami kasi it's our first time to help, no? Hindi naman po sa nagmamayabang kami na tumutulong sa mga nangangailangan ngayon, pero kailangan na kailangan. Kailangan na kailangan. Ito kasi nakikita namin ngayon na kailangan ng mga frontliners. Oo. First time kong lumabas, talagang total lockdown na talaga, oh, 'yan, no? Lahat ng kanto tinalian. Oh, lahat ng kanto dito tinalian na, maliban wala nang lang dito sa highway. Wala nang makakapasok maliban lang dito sa highway, no? So, siya nga po pala si Pastor Boboy. At ayun sa likod si Sharon Rose, tulad ng sabi ko kanina, pamangkin po ni Mayora 'yan sa Tumuni. Siya po ang nag-initiate ng ano, ng programang ito. Opo. Yang shout out nga po pala kay SB. Wa shout. Shout out pala kay SB. Wala banggitin. Basta SB na nagbag na support dito sa youth ministry ng CBCC. Hindi na po namin kailangan sa banggitin yung mga pangalan ng mga nagbigay ng tulong ngayon. Importante naman is nagbigay sila, no? Yung maliit man o malaki, tulong pa rin. Tulong pa rin 'yan. In behalf of Youth Ministry, nagpapasalamat po kami kay Tita Aileen na palaging tumutulong po sa programa ng youth. Katulad ng nabanggit ko kagabi, i-compare po sa mga tumutulong ngayon, napakalit lang po ng tulong namin. Ang pinaka-importante at pinakamalaking tulong na maibigay namin sa mga frontliners ngayon, sa mga na nandun sa mga sitwasyon na naging positive ng coronavirus, ay yung panalangin, yung prayer namin sa kanila. Yung namatay sa ano, sa Italy. Mga ilan yung namatay sa Italy? Sa isang araw kahapon, as of kahapon, nung na-check ko sa Facebook, 470 plus. 470 yung namatay sa isang araw? Sa isang araw. Sa Italy? At umakyat na sa, kung hindi ako nagkakamali, nasa 4,000 ang namatay sa kanila. Isipin nyo guys, sa Italy, 4,000 na ang namatay doon, mahigit. No? Sa isang araw, 400 plus. Parang, so, parang, parang ang dating, parang sila na ito yung tinamaan, hindi na yung China. Eh. Oo, tama, tama. Imo na kami ng styro para sa paglagyan ng mga pagkain. Yan po ang nangyayari sa Save More ngayon. Pila-pila po, hindi basta-basta pumasok. Kung wala kang quarantine pass or wala kang mask, hindi ka nila papapasukin. Maraming salamat po na sa nag-sponsor nitong mask. Nasa likod po yung nag-sponsor. Pumunta lang po kami ng park dito. So kung mapapansin nyo po dito sa Kabagan, parang nagsilabasan lahat ng mga ninja. Naging ninja lahat ng mga tao dito. Okay, dito na po kami sa bahay ng bahay nila Tita Ay upang kunin namin yung mga pagkain. Hello.
So guys, we're ready. Kita na po yung pamimigay na yung pagkain dun sa mga frontliners. Okay. Nabigyan ng aming tulong, no? Nagbabahagi kami ng tulong sa mga frontliners, yung mga kasama natin sa likod, si Pastor Boboy, saka si Shasha. Nasa likod naman po si Athena, pamangkin ni Mayor. Kabagan, pamangkin ni Mayor ng Kabagan, no? Napagagalante po ng kasama ko ngayon, yung isa pamangkin ng Mayor ng Tumawini, yung isa naman pamangkin ng Mayor ng Kabagan. Ang isang kasama ko naman po sa likod, isang pastor from pastor po siya sa Ilagan, Manaring. Nakapagbigay na po kami dito sa mga frontliners malapit sa hospital. Ayan po sila. Yung iba naman sa mga sundalo po, sana makakain sila ng maayos. Tingnan mo naman, sobrang init na ng araw ngayon. Pero babad na babad pa rin sila sa kanilang trabaho. Guys, ay inap! Ikan mo muna bro, aircon mo. Tatlong istasyon po ang binigyan namin ng may tinapa. Kain pero may tinapa po. Nakapagbigay po kami dun sa may sa barangay Anaw, dun sa may exit ng Anaw. And then nagbigay kami po dito sa may Plus Gold sa mismong hospital. At dito mismo sa loob ng hospital nagbigay kami sa mga nurses, sa mga nagtatrabaho dito. Napakalaking bagay na po itong tulong na ibinahagi namin sa mga frontliners. Sabi ko nga nung kagabi sa inyo, kumpara sa mga ibang na tumutulong dito, napakalit ng tulong na naibigay namin. Pero ang pinakamalaking tulong na pwede namin maibahagi sa lahat sa buong Pilipinas ay yung prayer, yung dasal namin sa kanila. Sana na-appreciate po nila. Maghahanap pa kami ng ibang estasyon dito sa Kabagan kung saan pwede namin ibigay yung pang-lunch nila. No? So, guys, anong masasabi nyo? Ang init! Grabe! alam mo, itong pagod na to, itong init na to, nakakawala ng pagod kapag siyempre na-experience mong tumulong. Lalong-lalo na sa mga frontliners na. Okay? Thank you. Tapos na po kami dito sa Milagros Hospital. Kanina, napagkagalante po ng kasama namin ngayon. Yung dalawa po na nasa likod, dalawang pamangkin ng mayor yan. Mayor ng Tumawini at saka mayor ng Kabagan. Oh. Alam nyo guys, hanga ako sa kanila. Kahit tirik na tirik ang araw, kahit na gumagastos sila ng mamahaling sabon para sa katawan nila, hindi nga daw siya nag-kojik ko. Yan. Sa panahon ngayon, hindi kailangan ng kojik, hindi kailangan ng likas papaya. Ang kailangan niyo na likas na quarantine lang. So papunta po kami ngayon sa Barangay Ugad. Isang
pasukan at labasan din ng pasukan at labasan. Nurse, kasi napapagitna po ang Kabagan, napapagitna ng Tumawini, napapagitna ng San Pablo at Tugigaraw. At yun pa nan po ang napapabalitan, meron silang positive. Wait, not positive pa lang po. Para sa mga haka-haka na namatay po yung nag-positive na yun, buhay na buhay po according sa CBNC. So, para sa mga nakakaalam, fake news po yung namatay na sinasabi nila dun sa CBMC. Hindi po yun yung na-positive sa coronavirus. Iba po yung namatay. Yun po ay walang kaso sa coronavirus. Mm-hmm. Talagang namatay lang dahil sa sakit niya na pneumonia. Pneumonia. Or TB. Dati nang nakakontak. Bawat sasakyan po, chine-check nila thermostat, quarantine card. Yung card po na kinapakita paglabas, kailangan ipakita nila isang beses lang sa isang araw lumabas yung isang tao, bawat pamilya, para mamalengke. Maliban po dyan, in case of emergency, papapasukan naman po sila. Although COVID free pa kami dito, pero ganito po kahigpit dito sa Kabagan. Hindi ka po basta-basta makakapasok kapag wala kang maayos na reason, ano? Ika nga, prevention is better than cure. Shout out po kay Mayor. Watch out. Shout out kay Mayor sa lagi niyang tawag dito. Pagre-remind lalo na sa mga frontliners natin. Actually, nakita ko yung ano niya kaninang umaga na maaga pumunta siya, bumisita dito sa lugar mismo para i-check up dun sa isa pang exit entrance point ng Kabagan. Dahil nga sabi ko, nasa gitna nga tayo. Actually, San Pablo, Tumawini, Santo Tomas, and Santa Maria yung nakapalibot po sa atin. So now we're done. May 5 stations, right? Is exit ng Anao. Two exits of Kabagan, one exit ng Anao, and then hospital, two stations hospital. So that would equal to five stations. So it was tiring. English. It was tiring and exhausting, pero para po sa mga tao at sa mga kababayan natin na tumutulong ngayon, lalo na sa we have this crisis, so kailangan po talaga ngayon magtulungan. So, syempre, naisip ng youth na ng CBCC na mag-ambagan para po makatulong. So, let's spread the love. Amen. Okay. Antabayanan nyo po yung pang-dinner. May pang-dinner pa. Para sa mga hindi po naaabutan ng tulong ng pagkain, sana'y maintindihan niyo po. Hopefully ngayong gabi mapuntahan namin kayo. Kung sino man yung mga organization dito sa Kabagan, hinihikayat po namin kayo na tumulong din. Maging part tayo ng contra COVID. Matulungan din lang natin sila. Tama, hindi na chinek yung ano. Okay guys, nandito na kami. Kabalik na po kami. Okay, wash out. Ay, shout out pala.
Nagkaputa. Ate Sha! Ate Tina! Guys, ayun nga po, tapos na kami. Balik po kami ng ospital magpa-disinfect. Para sa ganun safe po tayo, no? Pagod, actually napagod na kami. Ikaw, Pastor, pagod ka ba? Sakit ng balakang ko sa pag-prepare ng pagkain, sa pagluluto. Siyempre naman, yung tatayo ka ng buong maghapon. Maghapon. Pero, siyempre, nakakagaan na lang din ng loob yung pasasalamat nila. At least nakikita mo sila na thank you na nagdala kayo ng pagkain. So para dun po sa hindi nabigyan ng mga pagkain sa mga iba't ibang barangay, next time po magbibigay kami kasi limitado lang po yung budget namin. So salamat po sa lahat ng mga nag-sponsor, sa mga SB na nagbigay. Kay SB, alam mo na kung sino ka. Have to mention you. Yes. At sa mga SB ba na magbibigay? At sa mga SB ba na magbibigay? So, the time is 6:54. Kailangan po nating magmadali kasi meron tayong curfew hanggang 8 lang. 8 to 5 a.m. po. So, kailangan natin magmadali kasi bago tumunog yung the call. Okay, so hanggang doon na lang po. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana marami kaming na-inspire or na-encourage para tumulong sa mga ating mga kababayan.
Good night.